teachings, no? So excited daw ako sa kanya. Alam ko rin daw, kilala ko no, lalo ng mga taga week here ang tatawagin ko ngayon dahil nag-uumpisa pa lang mga week here, isa ho siya sa mga regular na speakers. And today, we're so blessed to have him back. Okay? It's none other than Pastor Brother Romy Cruz. Thank you, brother. Kala ko palalagpasin mo na eh. Good afternoon. It's great to be back. Medyo nabinbin po ako sa CCF North EDSA. Hindi mo na ako tumatanggap ng mga preachings kasi ay marami pong ginagawa. Pero natulog ako ng isang taon dahil wala palang live talk doon sa amin. Puro video. Kaya ako'y masigla na imbitahan uli ako dito ng live. Sir, ba't ayaw gumana po? Iyahan? Tech? Tingin po kayo sa akin, sa araw-araw tayo ay may ginagawang mga desisyon. Iyahan. Thank you, sir. Pag-gising pa lang natin sa umaga, we make choices. Nag-iisip pa ba kayo kung kayo mag-toothbrush o maliligo? Hindi na siguro. Meron kayong kalayaang mag-desisyon kung anong nais nyong gawin. Kaya lang, may consequence yan. Ang tao ay pwedeng mamili kung sa kanan o sa kaliwa kung anong kanyang didesisyon. May resulta yun. Ano man ang desisyon mo ngayon, either ang dulo niyan o end result niyan ay maging masaya ka o maging maligaya. Kayo po ba, sa mga desisyon na inyong gagawin, nais niyo po bang maging maligaya? Ba? Nais niyo po bang maging maligaya sa inyong mga desisyon? Yes or no? Ayun, may tao pala rin eh. Salamat po. Siyempre, lahat tayo nais natin maging masaya. Ako, gusto kong maging masaya. Pamilya ko, buo sila rito, kompleto, 100%. Nais rin nilang maging masaya ang bawat isa. Tayong lahat. Gusto nating maging masaya. Kaya lang, bakit sa mga pagkakataon o maraming pagkakataon, maraming tao ang hindi nasisiyahan. Maraming tao ang hindi masaya. Maraming tao ang hindi happy. Bakit? Bigyan ko kayo ng mga halimbawa. Yung mga mag-asawa, sino po ba sa inyo rito ang may totoong asawa, kasal, ibig ko sabihin? Pakitaas nga akong kamay. Ayan. Marami-rami po tayo dyan. Sa mag-asawa, nais nilang magkaroon ng masayang marriage. Tama po ba? Andito yung aking misis. Kaya lang, ano nangyayari ngayon dito na lang sa Pilipinas? Kamusta kayong mag-asawa? Ini-enjoy nyo ba yan? O yan ay inyong ini-endure? Pinagtitiisan nyo ba yan? Naku, ang saklap yan. Kung ang iyong pag-aasawa, oy, mihirit, bata ka pa, hindi ka pa pwede rito. Pinagtitiisan mo ba yung pag-aasawa? Kwento ko po, hindi ko alam kung naikwento ko na rito sa CCF, nasaan ako start? CCF Eastwood. Ganyan talaga pag bumabata. Okay, may mag-asawa, 2 years na. Inubo si Mrs. Naikwento ko na ba ito rito? Sa kanyang pag-ubo, sabi ni Mr., 2 years pa lang sila, darling, inuubo ka. Daling kita sa ospital para mapadoktor ka at malapatan ka ng gamot. Nakakatawa si Mister, no? May ospital, may doktor, may gamot. Oh, pagkalipas ng another 2 years, ika-fourth year, inubo uli si Mrs. Sweetheart, darling, inuubo ka. Daling kita dyan sa doktor sa kanto tsaka para mabigyan ka ng gamot. Nako, nawala na yung ospital pero may doktor at may gamot pa rin. Pagkalipas ng 2 taon muli, on the 6th year, ano nangyari? Umubo na naman si Mrs. Sweetheart, inuubo ka. Oo, inom ka ng gamot para gumaling ka. Naka po, nawala ang ospital, nawala ang doktor, buti na lang may gamot. Another 2 years on the 8th year.
Inubon to si Mrs. Ubuhin ito. Inubon na naman si Mrs. Sa kanyang pag-ubo, napansin ni Mr. Sabi ni Mr., "Sweetheart, inuubo ka. Pahinga ka na lang. Kasi pasyado ka ng pagod." Grabe. Nawala yung doktor. Nawala yung ospital. Nawala yung gamot. Pahinga na lang. Ah, on the 10th year, another 2 years, on the 10th year, inubo na naman si Mrs. Ano nangyari kay Mr.? "Uy, takpan mo nga yung bibig mo, nakakahawa ka. Anak ko, ano nangyari sa mag-asawa?" Supposedly, laging nakasuporta. Ano nangyari? Bakit hindi na masaya after several years? Maraming tao gusto maging masaya tulad ng mga kabataan. Kaso, anong gusto ng mga kabataan? Iba, pag meron na nakitang, pag meron ng karelasyon, gusto mag-asawa na. Yung isang babae, "Ma, hindi ako mabubuhay pag hindi ko nakasama yung lalaking yan. Pakasal mo na ako." Umiiyak niya. "Hindi, maaari, hindi ko makasama yung lalaking yan." Eh, pinagbigyan ni mother. Pinakasal. After several years, umiiyak na naman yung babae. "Ma, oh bakit? Mamamatay ako pagkasama ko yan." Ano pinag-uusapan natin? Marami tayong ginagawa ayon sa ating kagustuhan. Ang tanong, bakit nagiging malungkot ang resulta? Bakit hindi na magiging masaya? Maraming kabataan pa rin, gusto maging masaya, ano ginagawa? Premarital sex. Ah, 18 po yung kumpanyang hawak ko. Wala, parang wala akong alam na kumpanya na hindi nagka-problema dun sa issue na yon. At marami ang nagkakamali ron. Bakit? Kaya malungkot ang buhay, hindi nagiging masaya. Gusto niyo bang malaman kung ano ang sikreto para maging masaya sa buhay? Nais po ba ninyo malaman? Bago yan, pwede ba tayong manalangin? Pikit tayo, tsaka yumuko. Father God in heaven, good afternoon. We just thank you for this time together. Samahan niyo po kami, i-bless niyo po ako. Puspusin niyo po ako ng banal na espiritu. Bukas niyo po ang isip ng bawat isa. Makita, Panginoon, yung necessity na, Panginoon, anong dapat na desisyon nila gagawin pagkatapos po ng mensaheng to. Salamat, Ama, sa pribilehiyong magpahayag ng inyong salita. Ito po ang aming prayer sa ngalan po ng inyong dakilang anak na si Jesus. Sabay-sabay nating sabihin, Amen. 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 Okay. Ang totoo niyan, ang issue talaga, kung gusto niyo malaman bakit malungkot, may kinalaman sa principle of design. Anong ibig sabihin ng principle of design? Lahat ng bagay, pag nang nakikita nyo, yan ay isang design, ibig sabihin merong designer. Mga gamit, itong suot, itong aking gadget na ginagamit, may nag-design yan. Ang tanong, nagagamit ko ba ayon sa pagkakadesign? Kung hindi, hindi magiging masaya. Hindi ko makukuha yung maximum potential niya. Maging itong clicker na ito, maging itong laptop na ito. Bigyan ko kayo ng halimbawa, yung aking sasakyan. Toyota po, nahirapan ako sa preno, tumigas yung preno. Ang problema ko pala ay yung hydrovac, kung hindi ako nagkamali. Yung Toyota hydrovac ay pinalitan ng mekaniko. Ang problema, ang pinalit ay single booster. Anong ibig sabihin kapag single booster? Ang Toyota ko na aking sasakyan, Revo, kailangan double booster. Ibig sabihin, hindi ako makakapag-preno ng maigi. Matigas pa rin yung preno ko. Naaksay yung pera ko, di malungkot ang buhay. Binalik uli, pinalitan ng another hydrovac, yung double booster na gumana ng maayos. Bakit malungkot nung single booster? Hindi yun ang design. Nung maging double booster, naging maayos, naging masaya, kasi yun yung design. Ang tinutukoy natin, kailangan kumikilos tayo ayon sa ating disenyo. Naipaparating ko ba yung nais kong iparating? Yes or no? Okay. Halimbawa, sa bahagi ng katawan. Ang bahagi nating katawan, may rason kung bakit dinisign yan. Okay. Pagkakain tayo, isusubo mo sa bibig. Tama po ba ko? At pag naisubo mo, i-enjoy ng dila, malalasahan, tapos papasok sa tiyan. At yan ay tutunawin. Pag natunaw na, alam nyo na yung next, lalabas doon sa ating ibaba. Kapag yung disenyo na yan ay hindi nasunod, ano mang... Tumatawa ka na, wala pa ako sinasabi ah. Okay. Nakuha niyo yung iniisip ko, paano kung hindi masusunod yung disenyo niyan? Paano kung baliktad? Doon papasok, dito tutunawin, dito lalabas, at ako po, nakakadire. No?
Totoo niya, nangyari yan sa isa kong kasama, dito na siya dumudumi sa bibig. Nakakadiri. Tsaka paano na kayo hahalik kung dito lumalabas? Di mangyari, doon na ang halik sa ilalim. Parang hindi maganda, no? O si inom ka ng tubig, biruin mo, nagtuturo ako, inom ako ng tubig, gaganap. Ang hirap. Hindi masaya ang buhay kapag hindi nagagamit ayon sa pagkaka-design. Nakakarating po ba yung aking sinasabi? Okay. Ang tanong ngayong hapon, paano ba tayo mamumuhay according sa ating disenyo? Pakinggan niyo po ito maigi. Hindi na natin kailangan manghula, hindi na po natin kailangan mag-eksperimento. Itong buhay na ito, sino lumikha sa atin? Ang Poong May Kapal. Kung nais natin malaman kung ano ang disenyo natin, wala tayong ibang pupuntahan kundi yung salita ng Diyos. From the Bible. Ang unang Korinto chapter 13 verse 1, ito yung patuloy, no, ito yung serye ng ating pinag-uusapan patungkol dito. Ang sabi po dito, if I speak with the tongues of men and of angels, but do not have love, I have become a noisy gong or a clanging cymbal. Anong pinaparating dito? Kapag hindi ka nagmahal, isa ka lang maingay na gong. Pagpatuloy ko po sa sumunod na verse. If I have the gift of prophecy and know all mysteries and all knowledge, ba, matalino ito sa salita ng Diyos. And if I have all faith, matindi pananalangin kasi kayang i-remove yung mountains, but do not have love. Ano sabi rito? Baliwala yan. Karugtong na verse. And if I give all my possessions to feed the poor, and if I surrender my body to be burned, but do not have love, it profits you and me nothing. Kapag walang pag-ibig, malabo. Kaya nakasulat ngayon sa mga pader dito sa harapan, L-O-V-E. Yan po yung patuloy nating pinag-uusapan sa ating serye. Yan po yung CCF Core Values. Ano po yung love? L? I'm sorry, ano yung L? Love God. Pwede ko ba kayong tanungin para mawala yung inyong antok? Medyo malamig yung panahon. Pag ang sagot nyo ay yes, pwede ba kung at yung inyong yes ay galing sa puso, kailangan ko po ang inyong partisipasyon kung kayo po ay nakikinig. Mahal nyo ba ang Diyos? If yes, ang sagot ninyo, puso. Pwede po ba? Sample nga po. Puso. One more time. Puso. Okay. Mahal nyo ba? Do you love God? Do you love God with conviction this time? Do you love God? If yes, if you love God, you have to love others. Alam mo, maraming tao nagsasabi, mahal ko ang Diyos pero yung kapitbahay ko niyan, hindi ko pwedeng mahalin. Pwede ba yon? Hindi pwede. Sa aking pananaw, isa lang talaga yung utos na yan. If you love God, ang kalakip niyan, you love others. Ito yung vertical relationship. If you have through right relationship with God, tama yung horizontal relationship. Loving others. Pwede ba sabihin mo sa iyong katabi, I love you. Oh, para namang ang sungit ng mukha mo, I love you. Alam mo, pag sinasabi mo yung love, nakikita yun sa mga tao. One more time, I love you. Okay, sana sinabi mo yan from the heart. Sir, nakangiti po kayo, pero hindi naman kayo nag-I love you. Ha? Mag-ano po ba kayo? Parang bata ba ito? Kahit naman bata o matanda eh. Love is for everyone. Nanay, tatay, kapatid, etc. Doon po sa dati kong kumpanya, kahit boss ko na malalaki, I love you sir. Nagugulat si Bigote. Bigote tawag namin ng boss na yun eh. Kasi love is for everyone. Pag pinagtitimpla ako ng crew ko sa aking tindahan, sabihin mo lagi dyan sa kape, I love you sir Romy. Para masarap ang kape, may naidudulot ang love. Masarap ang love. Tama po ba? Ating core values, L is loving God and loving others. At kung merong love, if you really love God, you obey God's word and His authorities. Kamusta kayo in the area of obedience sa salita ng Diyos? Isa sa mga dakila, isa sa mga utos ng pinaparating sa atin ng Bible, Joshua 1:8, huwag mong kaliligtaang basahin ang aklat na iyon. Dilidilihin mo araw at gabi. Tama po ba? Upang sa gayon, masunod mo ang lahat ng nasusulat doon. Ano mangyayari? May pagpapala. Ikaw ay sasagana at magtatagumpay. Ang ganda ng disenyo ng Diyos para sa atin, ano?
Ang design natin sa atin ni God ay maging successful at maging matagumpay at maging sumagana. Pero ano ang kailangan? Naka-design tayo na magbasa ng Biblia. Tanungin mo, Pilipino, kung nananampalataya, ano sagot? Yes! Do you believe in God? Yes! Do you believe in Jesus? Yes! Do you read the Bible? Ano nangyari? Yun ang disenyo ng Diyos. Okay. At yung letter V, volunteer. Diyan po ako magfo-focus ngayong hapon. Pag volunteer, anong tinutukoy dito? I-define ko muna pag sinabing volunteer. Sino po ba yung mga volunteers dito? Pakitaas nga ng kanto. Ayun, makonti. Yung, uy, ba marami rito sa harapan? Ay, salamat po sa inyo mga kamay. Pakibaba na. To volunteer is to offer up your time. I-offer mo ang iyong oras at iyong serbisyo para tumulong. At kapag ikaw ay nagsaserve, nagvo-volunteer, dapat you are serving willingly. Walang nagpepwersa sa'yo, walang namimilit, may tamang intensyon. Tayong lahat ay saved to serve. Alam niyo po ba ibig sabihin ng saved to serve? Kaya tayo niligtas kasi tayo ay maglilingkod. Dahil may mga bago akong kamay nakita nagtaas, tama lang na isingit ko ito. Ang magiging tanong ko bago tayo pumunta sa ating pag-uusap, sabi rito, if you are saved, what's next? You are supposed to serve. Pero bago natin pag-usapan ng serving, pag-usapan muna natin yung saved. Ang tanong ko ngayong hapon, ligtas ka na ba? Are you saved? Bago tayo pumunta sa serve. Anong ibig sabihin ng tanong na ligtas ka na ba? Para maunawaan nyo, para tingin ko itong verse ng Romans 6:23. According to the Bible, for the wages of sin is death. Ang kasalanan daw may kabayaran. According sa Roma 6:23, ano raw ang kabayaran ng kasalanan? Kamatayan. Death. This does not refer to physical death. Bago kayo tuloy, sino sa inyo rito ang hindi pa nagkasala? Pakitaas ang kamay. Okay, buti na lang. Walang sinungaling. Okay? Ang lahat ng tao ay nagkasala. Okay, papahabain ko sana yung kwento ko. Medyo bothered lang ako sa time. Meron pa sana akong kwento. Anyway, kung ikaw ay nagkasala, sabi may bayad. At kung ang bayad na yan, hindi physical death, what does death refers to? Meron po tayong tinatawag na ikalawang kamatayan sa Revelation 21:8. Parating ko lang po ito sa mga hindi pa nakakaunawa. Kung sakaling matagal ka na dito, hindi klaro sa'yo, sana maging maliwanag sa'yo ngayong hapon ito. Sa Biblia, may tinutukoy na ikalawang kamatayan. Ito yung tinutukoy na second death. Ang ikalawang kamatayan pala ay isang lugar. Nagsimula po ako sa dulo ng verse. Yan ay isang lawa na naglalagablab na asupre. Yung kamatayan na tinutukoy, referring to second death, which is a place. Lawa na naglalaglablab na asupre. Saan po yan? Saan po yan? Sa hell. Ibig sabihin, kapag nagkasala ka, diyan ka pupunta. Eh walang nagtaas sa inyo na hindi nagkasala. So all of us, according to the Bible, hindi po base sa aking opinion, lahat tayo are doomed to hell. Sabihin mo diyan sa katapit. Wag na lang, baka mag-away kayo. Lahat tayo papunta sa hell, whether you agree or not. Yan po yung sabi ng Biblia. Ngayon, sabi sa sumunod na linya, sila'y ibubulid. Ibubulid means itatapon. Sino yung sila? Yung mga taga-CCF Eastwood ba? Yan, sila. Kasama ba sa itatapon sa palagay nyo? Sa tingin nyo, CCF Eastwood, papunta kayo rito sa lugar na yan? Tingnan natin, hindi na natin kailangang manghula. Nandito sa Revelation 21:8. Listahan po yan na mga itatapon kung sino yung sila. Pero inumpisahan itong verse na ito, pinaparating sa atin na malagim ang iyong kasasapitan. Kapag dinala ka dyan sa lugar niya, hindi biro. Marami akong lalaki naririnig ko, lalo na't lasing na, pare, matikbang ko lang yan, di ba rin ako mamatay? Hindi man ako mapunta ng impyerno. Hindi niya naintindihan yung kanyang sinasabi. Sapagkat sa impyerno, ang sabi rito, malagim ang iyong kasasapitan. Pag sinabing malagim, hindi biro yan. Nakakatakot yan. Hindi mo pwedeng gawing biro yan. Ang tanong, sino ba talaga ang itatapon dito? Ito na po, umpisahan ko. Una, mga duwag. Duwag refers to cannot stand for Jesus. Noong nagba-Bible study ako, kasi ayoko ng Bible study, ayoko ng Bible, ayoko about Jesus. Pero malaki problema ko, may nag-iya sa akin, boss ko, nagpunta kami ng Makati Reposo, shinir sa akin yun. Natuwa ako, tinanggap ko si Kristo Jesus, naintindihan ko na mahal pala ako ng Diyos.
From there on, nagbibitbit na ako ng Biblia, pero nakatago. Kaya paglalabas na ako sa bahay namin, kaibigan kong manginginom, pare, saan ka pupunta? Diyan lang. Saan dyan? Diyan lang. Ano yung dala mo? Wala. Hindi ko masabi na nagba-Bible study ako, I cannot stand for Jesus. Ang tawag doon, duwag. Dati yon. So, meron bang duwag sa inyo rito? Eh, siguro wala. So, what, hindi pa kayo pupunta? Eastwood, CCF Eastwood. Yung sumunod, mga taksil in English, unbelieving. Do you believe in God? Yes or no? Kung yes, ah, hindi kayo taksil. Sumunod, ba, ang bagal nito. Mga nagpasasa sa kasuklam-suklam na kalayan. Sa pagkakabanggit pa lang, masamang tao. Marahil walang masamang tao rito, nakarumal-dumal dito sa lugar na ito. Kaya spared pa rin kayo. Ang mga taga-Eastwood na pumupunta ay hindi pa rin kasama dyan. Ligtas pa rin kayo. Tingnan natin sumunod. Mga mamamatay tao. Marahil wala pa nakapatay ng tao. Huwag na kayo magtaas ng kamay. Baka matakot ako. Okay. Mga, eh kung wala, di hindi pa rin pupunta mga taga-CCF Eastwood. Mga mapakiapid. Meron ba niyan dito? Sigurado ako wala. Walang aamin. Okay, palagpasin natin. Susunod, assuming na wala, mga mangkukulam. Meron ba mangkukulam sa Eastwood? May nakita akong dalawa, mukhang mangkukulam. Ayoko naman titigil. Pero hindi kasama yan. Sabi, mangkukulam lang. Ano pa? Di hindi kayo dyan. Mga sumasamba sa Diyos-Diyosan. Eh, hindi naman kayo sumasamba sa kalabaw, baka, etc. Diligtas na kayo, walang pupunta sa CCF Eastwood. Hindi ka duwag, hindi ka taksil, hindi ka nagpasasal sa kasuklam sa kanakalayan, hindi ka mamamatay tao, hindi ka mapakibid, hindi ka mangkukulam. Hindi ka sumasamba sa Diyos-Diyosan. Spared ka, ba? Blessed naman masyado taga CCF Eastwood. Walang pupunta doon. Teka muna, mayroong isa pang butas, may isa pang space. Pag nalagpasan niya yan, aha, sigurado hindi na kayo pupunta. Tingnan natin yung last. Pwede ba pagbagsak ng salita? Sabay-sabay natin basahan. Ready? Go! Meron ba sa inyo rito ang hindi pa nakapagsinungaling? Pakitaas ang kamay. Pag nagtaas ka ng kamay, sinungaling ka na. Lahat tayo ay nagsinungaling. Tama po ba ako? Ang sabi ng Biblia, yung listahan niyan, kahit isa dyan, ikaw ay ibubulid sa lawa na naglalagab na supre. Let me read the whole verse. Subalit, malagim ang kasasapitan ng mga duwag, mga taksil, mga nagpasasa sa kasuklam-suklam na kahalayan, mga mamatay tao, mga mapakyapid, mga mangkukulam, mga sumasamba sa Diyos-Diyosan, at lahat ng sinungaling. Sila'y ibubulid sa lawa na naglalagab na supre. All of us are doomed to hell. Buti na lang, tayo ay mahal ng Diyos. Hindi niya na tayo nais mapunta riyan. Anong sabi ng John 3:16? Tingnan niyo ito maigi. Tatapusin ko na yung aking pag-share ng gospel. Tayong lahat, all together, please read with me. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him should not perish but have eternal life. Ano pinaparating dito? Tayo ay mahal na mahal ng Diyos. He loved us so much. Paano niya pinatunayan yan? He gave His only begotten Son. Ano lang ang anong pinaparating dito? Ano yung dalawang lugar na sinasabi rito? Tingnan nyo. Whoever believes in Him should not perish. Yung perishing, para hindi ka raw mapunta dyan. Dalawang lugar ang binabanggit dyan. Isang lugar na kung saan ikaw ay mapapahamak, at may kung saan lugar naman na ikaw ay merong eternal life. According to John 3:16, ano lang ang kondisyon para ikaw ay magkaroon ng buhay na walang hanggan? The only condition is, according to yan, is to believe in Jesus. Do you believe in Jesus? Ang dami ko ng sineminar. Marunong na tao, matataas na tao. Do you believe in God? Yes. Do you believe in Jesus? Yung sumunod na tanong, napapanganga ang mga tao. What is it that you believe about Jesus? Marunong na tao? Basta naniniwala ako. Basta nananampalataya. Okay na yun. Hindi. Kailangan, alam mo, pinananampalatayan mo. Dapat pinananampalatayan mo na si Kristo ay namatay sa krus para bayaran ang iyong kasalanan, siya'y inilibing at nabuhay muli. Ang tawag puran, good news. Yan yung mabuting balita. So if you believe, you are saved. Ikaw ay ligtas na. Ngayong ikaw ay saved, what's the next thing that you need to do? Saved to serve. All together, go. Saved to serve. We are to serve. Paano ba yung pag-serve na tinutukoy niyan? Tingnan nga natin, ano ba sinasabi sa Ephesians 2:8-9?
For by grace you have been saved through faith. Talaga bang dapat tayo maglingkod? And that not of yourselves, it is the gift of God. Tayo raw ay niligtas, hindi ayon sa ating mga gawa, kundi ito sa kagandahang loob ng Diyos. Ito raw ay regalo, kaloob, hindi dahil sa ating mga gawa, para walang magyabang. Ang sumunod na verse, for we are His workmanship. Tayo ay kinireate niya in Christ Jesus for what purpose? For good works, which God prepared beforehand so that we would walk in them. Good works referring to serving others. If you serve others, that's good work. Kung ligtas ka na, we are saved by grace, ligtas ka na, you believed. The very next thing you need to do is to serve God. Kahit ang Panginoong Jesus. Mark 10:45, for even the Son of Man did not come to be served. Ano, kahit si Jesus, He is to serve, but to serve and to give His life as a ransom for many. In Ephesians 4:11 to 22, and that same Christ gave these gifts to people. He made some to be apostles, some to be prophets, some to go and tell the good news, and some to care for and teach God's people. Christ gave these gifts to prepare God's holy people for the work of serving. Talagang pinaparating maliwanag, klaro sa Bible that we are to serve. Paano tayo magsaserve? Saan tayo magsaserve? Pwede bang ipakita ko itong video na ito? Kung ikaw ay kaedad ko, katulad ni Manong Rolly, familiar po kayo rito. Let's vote! Anong pinaparating yan? Sinong umabot yan? Si kayong dalawa, hindi nyo na inabot siya. You look very young. Panahon ni Manong Rolly yan. Kasi bata pa ako noon. Pero si Rolly nang naabot yan. Anong pinaparating noon? Nung palabas na yon, nung Voltes 5? Together, we are stronger. Together, we are better. Sangayin po ba kayo? If you want to walk fast, walk alone. But if you want to go farther, walk together. Alam mo kung anong palalakihin natin, anong i-develop natin ngayong hapon, meron ako ipaparating sa inyo. Pakinggan niyo po ako maigi, sa akin kayo tumingin. Meron tayong i-develop. Ang muscle dinidevelop. Pero ngayong hapon, ang focus natin i-develop ay ano? May kinalaman sa i-develop niyo yung conviction niyo. Anong conviction? Conviction about God's design. Tungkol sa disenyo ng Diyos. Alam niyo ba kung ano ang pagkakadesign ni God sa ating mga mananampalataya ngayong tayo ay saved na? God's design for us believers is for us to grow and bloom. Say those words. Grow and bloom. Kailangan mo lumago. Kailangan mong mag-prosper. Kailangan mong mag-improve. Kailangan mong umangat bilang isang mananampalataya. Hindi pwedeng bata ka noon, hanggang ngayon baby ka pa rin. Kamusta kayo bilang isang mananampalataya? Ilang years na kayong may faith kay God? Alam mo, ang sikreto, ang God's design is for us to grow and bloom. Ano ang kailangan gawin? We need to vault in. Serve through a D group. All together, go.
vault in, serve through a D group. You need to vault in. Kailangan natin magsama-sama. Together we are strong. Together we are better. May punto yung itong ating pinalabas na Voltes 5. Saan tanong? Saan daw tayo mag-vault in? Saan tayo magsasama-sama? Sa isang D group. Kung hindi po kayo familiar sa salitang D group, ito po ang ibig sabihin. What is a D group? A D group is a discipleship group. Yun po ang kumpletong pangalan niya. Isang grupo ito ng mga kalalakihan, pwedeng kababaihan, may asawa, bata, at mas bata, para i-commit nila regularly to meet every week. Para sa ganon, sila ay maging katulad ni Kristo, maging committed followers of Christ or Christ-like. Nakuha niyo ba ang pinag-usapan natin? You need to be part of a small group. Ang tawag namin sa small group na yan, dito po sa CCF ay D group. Pwede ko po bang makita yung kamay na kabilang po sa D group? Please lang, pakitaas kamay para may idea ko. So maraming hindi nagtaas, ibig sabihin, hindi, salamat po, pakibaba na. Hindi pa kayo kabilang ng small group. Maari ko po bang, baka makalimutan ko, meron po tayo mga tables nakakalat po dyan. Kung ikaw ay kayo ay mag-asawa, pwede po kayo, sign up po kayo ron. Kung ikaw naman ay malabo yung mata ko, single siguro yon, kung ano man yon, pwede kayong pa-sign up doon at meron pa iba ron. Sign up doon kayo sa WeCare at mag-sign up kayo sa another WeCare. Isa lang pala yun. Nagkaintindihan ba tayo? China-challenge ko kayo. Bakit? Eto ang tanong. Bakit? Why do you need to join a small group? Bigyan ko kayo ng mga ilang kwento. Tingnan natin. Maraming Kristiyano, malungkot. Reklamo ng reklamo sa buhay. Even yung hindi pa rin talaga mananampalataya. Alam mo, iniisip nila lagi yung sarili nila. Ako, ako, si ako. Sana ako eh. Ba't ako hindi ako? Puro ako. Alam mo, pinakamaganda. If you want to walk past... bumalik yata ito. Sorry ah. Why join a D group? Kasi God's design yan. Alam mo ba, dinisenyo tayo para isang community. To care, to character and collaboration. Community, ibig sabihin, hindi ka ipinanganak para maging isolated, hindi para nakabukod. Naintindihan ba natin? You need to be part of a community. In that community, merong caring. Sa community na yan, magde-develop ang inyong character at merong tinatawag na collaboration. You work together, ibig sabihin, or cooperation. You need to, kung gusto niyo maging masaya buhay, kailangan kasama kayo. You are living according to God's design for you. As believers, ano ang design ni God sa atin? Be a part. Vault in. Sabihin nga natin, vault in. Mag-vault in kayo into a small group. Yan po ay hindi imbento. Hindi na natin kailangan mag-imbento or mag-isip ng kung ano pa. Si The Lord Christ mismo, ang Panginoong Hesukristo mismo, ang gawa niyan. Ang una niyang grupo, sino? Yung 12. Okay. Pero talagang walang perfect. Ay sa 12, merong isang Judas. Kaya expect ka rin na may Judas sa grupo niyo. Ha? Kung hindi nawawala yung Judas. Pero hindi yan bibigtiin. Yan ay papakitahan pa ng pagmamahal. Kasi we are to love others. Ang loving talaga, yung loving those people who are unlovable. Sa small group ba nyo, mayroon mga taong naka-experience kayo unlovable? Meron yan. Si Rolly Buba ay lovable? Yes, yes na yes ako dyan. Okay? Salamat sa kape, Kuya Rolly. Ha? Kamusta kayo? Maari kayo maka-experience ng mga unlovable people, pero sa small group, madedevelop ka ron. Tingnan, umpisan muna natin dito. Acts 2.41, yung mga early Christians, ito ang nangyari. So then, those who had received His word were baptized, and that day, there were added about 3,000 souls. Wow! Bili mo, ang topic lang doon, mabuting balita. Ilan yung nag-join? 3,000 souls! At anong ginagawa nito mga ito? They were continually devoting themselves to the apostles' teaching, Bible study, fellowship, nagkakwentuhan, nagsasama-sama, at merong kainan, breaking of bread, and to prayer. Yan ang kagandahan ng small group. May kasamang kainan. Kami, mamaya ako kikwento kung sino yun, pero sa small group namin, kanya-kanyang hatid ng pagkain. Minsan gusto namin puro Chinese. Minsan gusto namin, anong tawag mo, Rostart?
Pilipino. Minsan gusto namin puro sabaw. Hindi ko maintindihan yung mga babae, gusto puro sabaw lang. Masarap masarap makipagsalo-salo lalo't merong pagkain. At higit sa lahat, hindi lang physical food, yung spiritual food doon ang pag-uusapan yung ating kakainin. And Acts 2:46, day by day, continuing with one mind in the temple. Yung temple, parang ganito, ang tawag dito, big group. And breaking bread from house to house, yun yung small group. They were taking their meals together with gladness and sincerity of heart. Merong kasiyahan. Pag part ka ng isang small group, may experience mo, kakaiba. Masaya pala ito. Kaya lang, pakinggan nyo ito maigi. May mga tao na parang ayaw makihalubilo. Pakinggan nyo ako maigi. Dami kong nakasama dyan. Parang ayaw, napilit lang ng asawa. Pero nung makaupo, nang una tahimik. Pero nakikita niya yung galaw at kilos, may konting kantahan, may icebreaker, may konting laro, masarap yung kain, at yung pag-open up, yung topic ikinokonek sa actual na buhay. Kung mag-asawa, kami puro couples yung group namin, nakaka-relate kami. Pag nagkwento ng problema yung kasama namin, gumagaang yung puso namin. Bakit? Akala ko mabigat na problema namin. Yung kasama ko palang couple, mas mabigat ang problema. Ngayon, kung meron naman akong problema, problema ngayon, nadaanan ko, aba, meron ako maitutulong. Masarap maging part ng small group. But in Acts 2:47, praising God and having favor with all the people, and the Lord was adding to their number day by day those who were being saved. Napansin niyo kung ano meron doon? Praising God. Nai-experience natin magbigay papuri at parangal sa pangalan ng Diyos. Hebrews 10:24-25, ito yung reason bakit natin kinakailangan mag-meet. Pinaparating sa atin, let us consider how to stimulate one another to love and good deeds, not forsaking our own assembling together, as is the habit of some, but encouraging one another, and all the more as you see the day drawing near. Pag sinabing stimulate, anong ibig sabihin nun? Ang talagang term na ginamit dito, to provoke. Di ba? Pag provoke, parang negative, para inisin. Pero ito, you are provoking each member to love one another. Maganda ba yun? May tuturo sa'yo, magagabay sa'yo to love one another? Yes naman. Yun ang kasarapan ng kabahagi ng isang small group o D group. Pag sinabi mong stimulate, laging takbo ng isip mo, ano? Pag pupunta ka rin sa small group, hindi yung ano kaya makukuha ko roon, ano kaya makakain ko roon, ano kaya ibibigay sa akin doon, ano kaya blessing sa akin doon. Hindi ganun pala. Pag pupunta ka sa small group, naintindihan ko, paano ba ako makakatulong doon? Ano kaya maiku-contribute ko roon? Ano kaya ma-share ko roon? Biruin mo, kung lahat kayo, ang focus ninyo is to stimulate one another, panalo. Pagdating nyo roon, punong-puno kayo. Kasi ang focus nyo is to serve one another. Stimulate. Okay. Alam niyo po ba itong mga geese na ito? Hindi ko alam kung paano nila nakuha yan. Pero kapag nag-form sila ng V-shape, bumibili sila ng 71%. Yung na pinakamahirap na pwesto, yung nasa unahan, kasi yan yung pagod, yan yung pinakamalakas ang kampay. Kaya lang, ang ginagawa naman ng mga nasa likod, nag-ano yan? Nag-ra-ra-ra-ra yan. Sige pa, kaya niya yan, tuloy niya lang yan. Ha, yan yung nag-encourage sa likod. Pag pagod naman yung isa, may papalit. Aalis siya rito, pupunta roon, tapos yung isa naman. Ang hindi ko talaga maintindihan, nabanggit ko na kanya, paano nila naisip yun? May isip ba itong mga geese na ito? Kapag naka-V-shape sila, sobrang bilis nila. Nabanggit ko na 71%. Kung meron namang magkakasakit o manghihina, aalis dyan. Pero susunod yung dalawa para samahan yun. Hanggang sa ito ay makababa. Pagdating sa baba, pag gumaling, maghihintay sila ng... O kung gumaling man o mamatay, maghihintay sila uli ng panibagong V para mag-join. Ang sarap no, ibon yun ha. Minsan para masarap maging ibon no? Kaysa sa tao. Bakit? Mamamatay na ba yan? Bayaan mo na siya. Tayo, mapapagod tayo, madudelay tayo eh. Pero ibon, ha? Kaya magandang katangian yan na makokopya natin sa small group. Importante ang pinag-uusapan dito, being part of a community. Itong si Kuya Tree na ito, alam nyo ba pwedeng mabuhay yan kahit 3 feet lang ang lupa? Ha? Taas niya, no? Tingnan nyo yung tao. Ang kaliit, oh. Pero kaya niyang mabuhay sa 3 feet lamang. Bakit? Kasi yung kanyang roots
pwedeng yung gumapang hanggang 300 feet. Anong purpose? Para sila magkakapitan yung mga puno. Silang mga sequoia tree, mag-antibay nila. Bakit? As a community, they are serving one another. That's the first C. And the second C is care. Galatians 6:2, bear one another's burden and thereby fulfill the law of Christ. Alam niyo ba sa Bible, punong-puno yan ng one another? Okay, ano yung mga one another na yan? Bear one another, love one another, comfort one another, be kind to one another, be faithful to one another, be patient to one another, pray for one another, help one another. Bakit? Kasi nga, it's about others. If you love God, you love others. Nasa isang community tayo, if you are a part of a community, there is tinatawag na caring. Merong pagmamalasakit. Pangangalaga. For you were called to freedom, brethren, only do not turn your freedom into an opportunity for the flesh, but through love, serve one another, not on compulsion, but based on love. Tinutulungan ako ng asawa ko. Sa totoo lang, may mga iba-iba ang tao. Tama mo? Makakasama mo sa isang group, hindi mo kilala. Iba-iba ang pinanggalingan yan, iba-iba upbringing yan. Tapos magsasama-sama kayo. Ano mangyayari? Kung yung magkakapatid nga, andito yung ilan may anak ko? 5. Ito nga ito, 5 kong anak, sa cabinet lang, pagbuka, sumisigaw. Ay! Bakit? Suot niyo yung bra ko, mami. Suot niyo yung bra ko. Nag-aagaw, nagsadamit. Magkakapatid na yan. Di lalo na hindi pa magkakapatid. Pero doon mo may pa-practice how to love the unlovable. Nakuha niyo ba ako? How to love the unlovable. Hindi yung asawa niyo tinutukoy ko. Parang nakatingin ko sa asawa. Ang unlovable yung mga other people bukod sa iyong asawa. Kamusta kayo? You need to be part of a small group. You need to vault in to a small group. To a D group. Sabihin nga natin, vault in. Sana merong conviction. Sabi ko, mag-develop tayo sana ng conviction that we need to vault into a small group. Kailangan yan eh. Sabi ni God yan eh. Kayo ba ay mananampalataya? Yes or no? Yes. Nag-aaral po ako ng Efeso. Napag-aralan ko rin sa Corinto. Anong sabi? Maraming tao nananampalataya. Pero dalawang klase mananampalataya. Ano yun? Isang genuine at isang peke. Isang totoo at isang hindi totoo. Paano malalaman kung totoo? How would you know if you are a true believer, an authentic believer, a genuine believer? Pilipino, tanongin mo na lang pala tayo. Oo! Pag-uwi, ano mangyari? Yung boss ko, naikwento ko na, di ba? Nako, naka-minsan pala, nailalagay sa YouTube to, no? Wala pa akong binanggit na pangalan? Wala pa. Yung boss ko, dati kong boss. Magsisimba, nagagalit sa akin, di ako nagsisimba. Pagkatapos magsimba, Romy, saka pupunta, uwi na po ako. Ikaw, sir, doon sa kanyang number 2, nagsisimba. Nananampalataya, mukhang seryoso dahil umiiyak pa, marami binima, lumuluhod, tumatayo. Pero pagkatapos, uuwi kanino? Kilala ko pa, asawa ng... Bawal pala sabihin, muntik na. Mga tao, no, naalala ko lang bigla, biray mo eh. Tama na, baka ko saan mapunta. We are to serve one another. Okay, kaya sabihin natin uli, vault in, serve through a D group. You need to be part of a small group. Hindi po tayo kinakailangang inventuhin itong small groups na ito. We are just discovering God's design. Binanggit ko na yan kanina. Guidelines for D groups. Ano ang patakaran sa D group? Pag nasa small group, klaro. Ano mga patakaran dyan? No borrowing of money. No networking, no gossiping, no forcing of people to open up. Kagandahan doon, tatanungin ka, kamusta kayo mag-asawa? May problema ba kayo? Kung gusto mag-open up, mas okay, mas matutulungan ka eh. Kung ayaw mo naman, okay lang din. Pero eventually, pag tumagal ka, nagkaroon ka na ng trust doon sa grupo mo, nababanggit mo yung hindi nyo pagkakaunawa ang mag-asawa, problema mo sa bahay, tapos nabibigyan ng solusyon. Gusto nyo ba yun? May group of people praying for you? May group of people gustong sumuporta, umalalay sa'yo anytime na may problema ka, panalo. Wala kang katalo-talo if you will be a part of a small group. You need to vault in to a small group. Altogether, vault in. Okay? Leave your house, sabi ni Dr. Carl Menninger.
kung tama yung aking pagkakabasa, leave your house, find someone in need, and do something to help that person. Ano sinasabi dito? Alam mo, gusto maging masaya? Ngayon, nahagip lang ng isip ko ngayon, Kuya Rolly, kung maalala mo, isang mayamang tao, nagkasakit, nagkaroon siya ng alopecia. Millionaire to, o siya yung unang billionaire. Naalala mo na kung sino to, sir? Ngayon lang pumasok sa aking isip. Tapos, sinabi sa kanya, you are, mamamatay ka na. And binigyan siya ng tanning. Alam niyo yung ginawa niya? Naisip niya na tumulong sa kapwa. Yung pera niya, gamitin na pantulong sa kapwa. Na-extend yung kanyang buhay. We need others. We need one another. Pwede ba sabihin mo sa katabi mo, kailangan kita. Go. Sabihin mo naman pabalik, mas kailangan kita. Hindi naman kayo kumikilos, napaka-KJ nyo naman eh. Okay, yung dito lang kumikilos. Anyway, meron kayong kalayaan gawin o hindi gawin. Sunod, letter C is the character. Hebrews 3:13, but encourage each other every day while you still have something called today. Help each other so that none of you will be fooled by sin and become too hard to change. Anong sabi rito? Ingat kayo hanggat may araw pa. Help each other so that none of you will be fooled by sin. Sa small group, nagtutulungan kayo para makaiwas sa kasalanan. Ang misis ko, kaya gustong-gusto niya kapag nandun ako sa small group o nagba-Bible study ako. Kasi maganda ang pupuntahan ko. Walang mag-a-advise sa akin gumawa ng kalokohan. Bagkus, mayroon pang tutulong sa akin. Somebody will help me na para hindi maloko ng kasalanan. Alam niyo ba saan nagsisimula ang kasalanan? Kung paano nagsisimula ang kasalanan. O, bigyan ko lang kayo ng idea. Singit ko lang ito. Paano ba nabubuo ang kasalanan? Para malaman nyo ano magiging role ng bawat isa bago tuluyang magkasala. Ito ay hango sa aklat ng Genesis chapter 3 verse 6. Isang verse lang po ito. Sabi rito, marahil familiar na kayo sa istorya nito. Napakaganda sa paningin ng babae ang punong kahoy at sa palagay niya ay masarap ang bunga nito. Nabuo sa isipan niya na mabuti ang maging marunong kaya't pumitas siya ng bunga at kumain. Kumuha rin siya para sa kanyang asawa at kumain dito. Nabasa niyo yan, naintindihan niyo ba? Bigyan ko kayo ng paraan kung paano magbasa. Tingnan natin, ano unang nangyari dito? Sabi dito, napakaganda sa kanyang paningin. Ano ba ang utos doon sa puno na yon? Sinabi ba huwag tingnan? Sabi, huwag kumain, ikaw ay mamamatay. Utos niya kay Adan yon. Si Adan pinasa naman kay Eva. Nagkasala na ba siya rito? Hindi pa. Ang unang step na para magkasala, shiso. Hindi pa nagkasala, pero pag nakita ng mata mo yan, may warning na yan. Nagsisimula ka na, naakit ka na eh. Sabi nga, huwag kakain. Anong ginagawa? Ba't kumitingin doon? So, small, ano yan? Tiny warning, parang, parang nandyan pa lang, mag-ingat ka na. Yung patingin-tingin. Sir, kayo po ba'y mag-asawa? Hindi pa, malapit na. Pag tumitingin siya, nagagalit ka ba, ate? Okay. Mga lalaki, mahilig tumingin. Tama po ba ako? Si Kuya Rolly lamang po ang hindi. Ha? Hindi aamin. Una, paningin. Yan ang una bang. Sumunod. Sa palagay niya, anong ginawa niya? She thinks. Nag-isip na siya. Di ba, pag meron ka nakita, mag-ubis ka mag-isip. Nagkasala na ba? Nung panahon na ito, isa pa lang ang utos. Ang utos, huwag kakain. Hindi pa pinag-usapan yung when you look at somebody with lust. Ah, hindi pa, wala pa yung batas na yan. Nagkasala na ba siya rito? Hindi pa, pero lumalakas na yung warning niyan. Dapat may, Kaya kung nasa small group ka, nagkukwentuhan kami. O pare, warning ka na namin, importante yan. Ano susunod? Masarap ang bunga. At nabuo. Nabuo sa isipan niya. Ano nangyari? Pangatlo, she decided. Nabuo sa isipan niya. Nag-decide na siya. Nagkasala na ba? Hindi pa. Kasi ang utos, huwag kakain yung nag-decide. Hindi pa nakain eh. So, mas malakas na yung tunog dito. Wong, wong, wong. Kaya pag nasa small group ka, inaawat na namin. Pare, tama na yan. May tutulong sa'yo. Nakikwento ka kayo. Nai-reveal mo eh. May aawat, may tutulong sa'yo if you are part of a small group. O ano nang next nangyari? Pumitas siya. Aha, anong ginawa niya? She took. Nagkasala na ba? Hindi pa, pero ito yung pinaka, ang tawag mo ron? Ito na yung step na delikado ka na.
Bakit? Paghawak mo na pa. Nako, paghawak mo na, sir. Ang hirap ng iwasan. Parang nadidikit na sa mukha mo. Amoy na, amoy mo na eh. Tama ba ako? Okay. Ang warning dyan, ong, 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 ong. Ah. Meron kaming kaibigan, nandun na siya sa area ng hong, hong, hong. Usapan namin, huwag kayo magagalit kung may bata rito. Mga lalaki kami, may asawa pare. Pag nandun ka na sa kwarto at papasok ka na, i-text mo kami, tatakbuhin ka namin. Patakaran namin yon. Nangyari po sa amin yan, nahuli ako, nakapasok na siya sa kwarto. Wala na. Nagkasala na, kasama namin na misis niya. Doon sa malayong lugar. Saan yon? Sa dulong Cavite. Baka malaman niyo ko pa kung sino. Sa dulong Cavite, pinuntahan namin. Pare, andito. Wala na eh. Na-late kami ng konti. Hindi na namin naawat. Nagkasala na. Ang kagandahan, yung grupo namin, papunta rin sa lalaking yung kasama namin sa small group para suportahan at alalayan. Kasama si Mrs. Kaya, Mrs., kung hindi kasama, ay hindi pa pala Mrs. yan. Kung ang iyong asawa hindi pa part ng small group, isama mo na. Kay mabait yan o hindi, isama mo na. Each one of us, naka-design tayo to be a part of small group. Kailangan nating mag-vault in. Hindi pwedeng mag-vault in tayo kaya sa isang small group. Okay, ano next nangyari? Hindi pa natapos doon. Eto na. At siya ay kumain. Boom! Nagkasala na. Ang masakit pag nagkasala at kumuha rin siya para sa kanyang asawa, ano ibig sabihin? May madadamay. Pag nagkasala ka, may tatamaan iba. Ang masakit pag tinamaan, pati yung asawa mo, pati yung anak mo, pati yung apo mo. Andito yung apo kong apat. Kaya hindi ako pwede magkasala. Vulnerable pa ba? Ako po ay 55 pa lang, pero posible pa rin ako magkasala. Hindi ko sinasabing, never ko sasabihin, alam mo si Tart, magkamataya na, hindi na ako manchichicks. Yan ang problema ko na nakaraang panahon. Hindi ko pwedeng sabihin yun. Sinungaling. Pwede ko sabihin, pero sinungaling. Kaya ang request ko, si Tart, every time lalabas ako ng bahay, you pray for me. Mga anak ko, you pray for me every time. Pag naalala nyo ko, you pray for me. Kasi hindi ako pwedeng maging kumpiyansa. Hindi ako pwedeng panatag sa aking law. Everyone is... No one is infallible, vulnerable yet. Kaya prayers ang kailangan. Kamusta kayo? You need to be part of a small group. May tutulong, may alalay, may magagabay sa inyo. Do you need to be a part of a small group? Yes lang ang sagot. Andyan lang po yung mga registration table. Pwede kayong pumunta anytime. Tuloy ko na. Let's see. Hebrews 10:24-25, tapos na tayo sa stimulate, but encouraging one another and all the more as you see the day drawing near. In Romans 15:14, and concerning you, my brethren, I myself also am convinced that you yourselves are full of goodness, filled with all knowledge, and able to admonish one another. What does admonish? To admonish means, sa small group, kasama rin dyan yung you are being reprimanded. Nabibigyan ka ng warning, yung sinasabi ko kanina. May mga kasama ako, kahit matanda sa akin, pag alam ko nagkakasala siya or magkakasala siya, pare, hindi tama yan. Puntahan mo si Mrs., kausapin mo. Couples kasi kami. Nakuha niyo ba ako? Nakita niyo ba ang advantage ng pagkakaroon ng isang small group? We are designed to be part of a community. Doon sa community na yan, merong magkikare. Merong mag-aalalay. At yung karakter natin, maiaangat, maiaayos. Bakit? Merong nagre-reprimand. May nag-guide, may umaalalay. Tandaan nyo lamang, iba-iba ang pananaw ng tao. Ano nakikita nyo? Ano nakikita nyo rin? Ano nakikita nyo? Sir? Babaeng ano? Naka-side view. Sir, ano po nakita nyo? Sir? Babaeng matanda. Okay. So, hindi tayo mag-aaway kung nakita mo babaeng matanda o babaeng maganda. Okay. Ang pinag-uusapan dito, anong nais iparating nito? Iba-iba ang pananaw natin. Hindi mo pwede, hindi, tama ako, matandang babae. Hindi, tama ako, batang babae yan. Nakita nyo ba yung sinasabi ko? Nakita nyo po ba yung batang babae at saka matandang babae? Okay, hindi pwede tayo mag-away. Yan yung nakita mo. Ang pinag-uusapan, hindi mo pwedeng ipagmatigasan na ikaw na we are born differently. Okay, dito, hindi ko na, lalagpasan na natin to. Kakapusin yung aking oras, ha? Lalagpasan na natin to. Okay,
Last C, collaboration. Ano ibig sabihin? Work as one unit. For you were called to freedom, brethren, only do not turn your freedom into an opportunity for the flesh, but through love, we need to serve one another. Kailangan merong collaboration, kailangan merong cooperation. Itong kahoy na ito, kapag nag-iisa yan, ang isang beam can support 607 pounds kung nag-iisa. Pero kapag yan ay dalawang beam na, it can support ilan? Kung mathematically computation, dapat magiging doble. Pero hindi. Pag naging dalawang beams na, can support 1,821 pounds. Pero pag yan ay ipinako, dalawang beams nailed together, ilan na naging resulta? Times 8 as much. Bakit? Iba yung naka-vault in. Iba yung together. Ano sabi kanina? Together, we are stronger. Together, we are better. Three beams nailed together. Wow! Naging ano? 14 times as much. You need to vault in a small group. Yan ang advantage yan. Dito sa CCF, tama ba ako, brother? Dito yan. Next gen, meron kayo. Elevate, pwede kayo mag-volunteer yan. Sipag, pero may mga CCF ministry. You need to be part of a group pa rin. Okay. Ecclesiastes 4, 9 to 10. Two are better than one because they have a good return for their labor. For if either of them falls, the one will lift up his companion. But woe to the one who falls when there is not another to lift him up. Kailangan mo ng kapartner, kailangan mo ng kasama, kaya you need to be part of a group. Kasi kung nag-iisa ka, nalaglag ka, kawawa ka naman. In Ecclesiastes 4:12, and if one can overpower him who is alone, two can resist him. A cord of three strands is not quickly torn apart. Alam nyo na yung lubid na tinutukoy yan. Kailangan tayo ay part ng isang grupo. Parang itong mga, anong tawag mo dyan, Sitard? Yung mga kahoy na sama-sama. Subukan mong alisin yung isa, kahit ang lakas. Subukan mong alisin yung isa, ano mangyayari? Unti-unti, automatic mamamatay yun kapag hindi siya nakabilang sa maraming kahoy. Kailangan sama-sama. We need to be together with others. If your gift is speaking, your words should be like your words from God. If your gift is serving, you should serve with the strength that God gives. Diyan alam mo na ako titigil. Kapag tayo ay nagsiserve one another, kailangan yung power na yun saan galing? Strength that God gives us, not coming from you. Kasi kung sa iyo manggagaling, maano ka, darating yung time, parang tatamlay yung pagmamahal mo. Hold on to God. Yan yung power na panggagalingan natin. Okay. Ecclesiastes 4:11, furthermore, if two lie down together, they keep warm. But how can one be warm alone? Hindi ka pwedeng, pag wala kang kasama, wala kang init na mayayakap. Okay. Sign up. Huwag niyong kalimutang mag-sign up mga dito sa stables natin. Be a part of a small group. You need to sign up. As each one has received a special gift, employ it in serving one another as good stewards of the manifold grace of God. We need to serve one another. Paulit-ulit na verses yan. Hindi pwedeng hindi. Hindi pwedeng kayo mag-asawa, pupunta lang rito, tapos balik na ulit yan. Lunes hanggang Sabado, gagawin yung normal na ginagawa nyo, tapos balik ulit ng Linggo. Kulang po yun. Hindi po kumpleto ang inyong pagiging mananampalataya. Ang isang tunay na mananampalataya, once you are saved, the very next thing that you need to do is to sign up. Sign up. Sign up. You need to sign up. Sabi ng John 13:35, can you read with me? All together, go. By this, all men will know that you are my disciples if you have love for one another. Paano mo mapapakita maigi ang love na yan? Be a part of a small group. Vault in. Pakita ko yung aking grupo. Ito yung kauna-una, 1996, kung hindi ako nagkamali. My very first small group, 1996. Yung isa po dyan ay pumanaw na. Ang leader ko po dyan ay si Ariel Reyes. Pagtagal ng panahon, ako po ay nalipat. Nagkaroon na ako ng sariling grupo. Ito po yung dati kong grupo. Mga lalaki at yung mga babae naman, grupo naman ng misis ko. Nang lumaon, sila ay nagkaroon na ng kanya-kanyang grupo. Meron ng grupo sa Quiapo, meron ng grupo sa
Taguig at meron ng grupo sa Red Cross. Lumaki na po. At habang ako ay merong ginaguide, mini-mentor under me, meron ding nagme-mentor sa akin. Ito po yung grupo namin sa CCF North EDSA. Yung nasa gitna po na merong kulay red na jacket, siya po si Rene Bautista. Siya yung aking discipler. Siya yung aking leader. Under Pastor Glenn po kami. Mas magandang lalaki po yung aming pastor doon. Wala na si Pastor Glenn. Malis naman na yun, no? Okay. Nakalimutan ko na yung sasabihin ko, nagbiro ako. Ito yung grupo ko, nagrupo namin, kami ay nagtutulungan, nagsisharean. Bago ako matapos, alam niyo po ba many years ago, ako po ay sobrang kapos at lubog sa utang. Wala na akong kapasidad para bayaran yon. Very stupid ako, 11 credit card. Ang tawag doon, kapit sa patalim, kaya kami nag-credit card. Alam nyo, nakarating doon sa isang kasama namin, tinawag yung apat na couples, minute kami. Hindi kami binigyan agad ng pera, tinuro sa amin kung paano diskarte gagawin sa buhay. Isang sinabi sa akin na hindi ko makalimutan, parang gusto ko manuntok, kasi sabi sa akin, from now on, do not use electric iron. Ha? Anong gagamitin ko? Gamit ka na ng yung nilalagay ng uling. Parang gigigil yung lamang ko. Anong paano ko? Gusto makwala ka nang ibabayad eh. Pambayad pa lang ng interest ng utang, kulang pa yung sweldo namin. Paano? Sobrang miserable buhay namin noon. Consequence ng mga pagkakasala ko in the past. Okay na yan. Huwag nyo nang kalimutan yun yan. Ang pinupunto ko, dahil nakapart ako ng small group, panalo, tinulungan ako. Tapos tinulungan ako, paano ko babayaran? Hanggang sa mabayaran ko ng buo, hanggang sa yung mga credit cards na yun, burado. Nagkasakit yung aking panganay. Yung aking anak ay uuwi na sa Dubai bukas. Babalik na siya uli sa Dubai. Nagkasakit ito ng bata. Sobrang hirap pumasok sa ospital na yon. Merong doktor, tumulong sa akin. Dahil yung kagrupo ko, part ng smaller group po, tumawag ng doktor, tinulungan ako, sinuportahan ako. Ang daming benepisyo. Pero hindi yun ang iyong motivation para maging part of small group. We are commanded to love one another. If we are to love one another, we are to serve one another, do it in a small group. Kaya we are being instructed to, anong title natin ngayon? We are to vault in, serve to a D group. Yan po yung challenge. Magandang hapon po sa inyong lahat.